Next year po ba, ano po yung mga magbubukas pa sa San Jose? Meron po bang mga buildings or yes, malls? Yung State Board of Children's and Maternity Hospital ay being sponsored now by our Senator, good Senator Cynthia Villar. Kasi wala pa akong makuhang funds doon na talagang coming from my end, na direct. But when they went to Secretary Mark Villar, Secretary Duque, and Senator Cynthia Villar, hindi sila nag-know. Kasi alam nila, this is for the good of the Filipino people, lalo na ang San Jose nyo. Second, we'll be coming up with the Manpower Development Institute na dating Bulacan Polytechnic College. Ito po ay magagamit natin to check all the skills of the San Joseños para ipanlaban natin sa mga openings abroad and inside San Jose del Monte. That's number one. Number two, no? Number three, we will be coming up with the LTO office building na hindi na kami pupunta ng Santa Maria at saka Novaliches. Doon na lang meron na tayong LTO building. We will be coming up also with the Person with Disability building. Ito po ay magiging opisina at tanggapan ng ating mga may kapansanan sa kanilang mga magulang, ina, tatay, kung sino man ang pwedeng pumunta roon para magkaroon ng direct linkage sa ating gobyerno as a source of services. We do also have the incoming building, handog naman ng bahay party list. I'm very happy kasi marami talagang tumutulong sa San Jose del Monte. It's a HOA building wherein lahat ng mga problems sa neighborhood, sa neighbors natin, sa HOA, ito yung mga homeowners association na eh, no? Meron na tayong representative niya sa Kongreso, yung bahay party list. So ito, dalgalo po tayo ng office para doon yung mga direct problems na hindi na nagiging politika. Kasi kadalasan pag HOA, nagiging attack siya politics eh. Ngayon dapat hindi. Kung ano ang problema, let's go direct to the point, let's solve the problem. And how do we do that? Let's just use whatever we have. So that's it. Then I'm gonna put up another one. The Philippine National Building, paging Senator Bato de la Rosa. Pakilagay nyo lang to. He made the promise that he's gonna give us a building in San Jose del Monte to secure our people and the safety net of our Filipinos in San Jose del Monte. Kaya, si Senator Bato po yan. Wala pa siyang reply, but he said, when he spoke to me, yes, but wala pang confirmation. And of course, lastly, ating Senator Nancy Binay, na forever na tumutulong sa San Jose del Monte for the sports complex para sa kabataan at saka itong sinasabi natin convention center para sa mga guro, sa mga lahat ng mga malalaki mga kongregasyon na pwedeng mag-event doon, it is actually Senator Nancy Binay and Secretary Mark Villar. The reason why I'm mentioning their names because I will never forget na ang hirap maghanap ng pondo. But with this kind of people that we have, leaders who have believed in the city of San Jose del Monte, sa ganito ko lang silang papasalamatan. Paki-last question, madam. Yes. Ano ba yung sabi niyo na kayong, kumbaga kayo ang Richard Lucy ng San Jose del Monte, Bulacan? We're happy with that. Na teamwork yung dalawa. Oh, okay. Kaya maganda yung work. Happy kami with that kasi Lucy and Richard Goma kasi is really our friend. Remember tumakbo yan sa Bulacan? Si Goma. He ran. Yeah, He was about to run pala. Hindi ko alam kung natuloy siya. Nakalimutan ko na sa mabang panahon. He was about to run for governor sa Bulacan. Hindi ko lang matandaan kung natuloy ba o hindi natuloy. But in that phase of his life, dun kami naging close. So it means way that back pa pala. Hindi pinag-uusapan dito dahil nandiyan ka nakaupo o hindi ka nakaupo. We got friends, we were in the friendship that we are really proud of nung panahon na walang pumapansin sa kanya. And alam ni Goma yon. You can ask Goma about it. And kasi very close talaga si Goma sa amin. Sinasamahan ko talaga yan kahit inaaway ako ng ibang politiko. For me kasi, you really have to give chance to sa mga bata. Hindi bang bata? I mean, hindi ko sinasabi hindi magagaling matanda. Baka mag-misbote ako dyan. They really have experience. But let's face the fact that
mga may mga bagay na hindi na nadidiscuss ng katandaan pero na ibibigay ng kabataan. Kabataan in a sense, hindi batang-bata, yung kamukha rin natin ha, na pwede magbigay at magdagdag ng kaalaman sa lahat. Paki-page naman, Senator Bato. Oh, tago siya. Yung title. Paging, Senator Bato. Last word pa lang. Pasasalamat sa for 2019. Sa constituent, sa mga tumulong. Yes. Firstly, corporation man or individual. Yeah. Firstly, I'd like to thank my husband, no? Kasi si Mayor Arthur, siya yung tipong tao na hindi siya titigil hanggat hindi niya naibibigay yung hindi mo naibibigay yung best mo sa taong bayan. Kasi ako medyo nagkaroon pa ako ng reservation dahil sa mga sakit na nagawa sa akin ng mga kalaban ko. And it was actually that caused my mom's death. Kasi nung kasi yung mga yeah, totoo yun. My mom died January 16, 2017. Nag-coma siya eh. And kaya siya nag-coma kasi siguro baka kay Lord na rin yun, pero na-stress yun sa sinasabi sa anak niya. Masamang balita, masamang kung ano-ano. It was actually Kuya Manny who helped me out with that, no? Para mailabas kung yung katotohanan. At mabait si Lord, I won. But my mom, sumama kay Lord. Okay lang yun kasi na kay Lord naman na siya. Ang message ko lang sa lahat ay, for those who really wanted to run in public service or in politics, don't do those dirty works. Kasi hindi ka naman, hindi natutulog ang Diyos sa pagkita sa taong mabuti at masama. Kung ikaw yung masama, definitely you will not win, you will not get the victory. But kung ikaw yung mabuti, meron nga ako nasabi to my friend, my dearest friend in Congress, siguro the reason they didn't win, kasi they're not good. That is why we are here. Pero binitbit ko na yung bangko ko, kasi I was, no, honestly, in service, in public service, dapat nandun yung puso mo. Pag i-detach mo yung totoo mong pagkatao sa gagawin mo sa buhay, huwag ka nang paglingkod. Kasi hindi ka magiging totoo, hindi ka makakapagbigay ng 120 degrees or 360 days in a year. More of that. Kailangan totoo kang tao. At sa lahat naman ang sumuporta sa amin, maraming salamat. Sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na naniwala sa Robes, sa lungsod ng San Jose del Monte, salamat po ng marami. But I'd like to take a person, ha. Ito, take note nyo. Artista to, si Kuya Ipe. Ay, opo. Salvador. He's very, very supportive of us, of Bulaquenos. He never forgets na nandito kami. Yung kapatid niya na si Tisoy, Kuya Tisoy. Ramon is not, no. Marami siyang brothers, right? Oh. Marami siyang... Si Tisoy kasi is parang alaga ng dad ko yon nung sa Bustos. So, nung panahon na tumatakbo sana si Kuya Ipe, na-misinterpret lang nila. Hindi lang talaga nakapag-register si Kuya Ipe sa Bulacan ng tama. Pero kung titignan natin lahat, ang roots ni Kuya Ipe ay nasa Bustos. Bustos, Bulacan, where I grew up. So, ito yung taong to na naglapit sa mga taga-Bulacan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan meron magagandang programa ngayon ang Bulacan because of him. And other, meron tayong mga nakaupo ngayon sa yung ASEC, USEC ng mga taga-Bulacan, yun ang hindi talaga tumitigil para tulungan ang buong Bulacan. And one is ASEC, USEC Bernardo. He is one appointed siya ng presidente. But he performs well for Bulaquenos. Yun. Dapat yung mga taong ganon, hindi natin nakakalimutan. Kasi sila nagbubukas ng pinto para sa kagandahan ng Bulacan. Questions pa? Mm-hmm. Vlogger friends, press? I correct ko lang ha, reminder lang, do not use the word politician. Please use public servant. Kasi may impact yun. Yes. Pag politiko kasi wala. Right, right lang yan, nega.